Eksaktong hating gabi, nilunsad ng Philippine National Police ang nationwide COMELEC checkpoint operations na personal na pinangasiwaan ni Commission on Elections Chairman Sheriff Abbas, PNP Chief Director General Oscar Albayalde at NCRPO Chief Director Guillermo Eleazar. Matapos ang official kick-off sa Camp Karingal, tinungo ng tatlong opisyal ang mga checkpoints sa Elliptical Road sa Quezon City at end Domingo sa San Juan at nakiusap sa mga motorista na makipagtulungan sa mga otoridad. Lumipat din sila sa checkpoint sa Espanya Boulevard sa Maynila para silipin ang mga sasakyan ng mga dumadaang motorista. Dahil sa election gun ban, makakasuhan ng paglabag sa omnibus election code ang sino mang mahuhulihan ng baril, patalim o anumang deadly weapon. Gait ng PNP, malaking tulong ang checkpoint para masawata ang paglaganap ng loose firearms na maaaring gamitin sa election-related violence. Remember, yung mga baril, lalong-lalo yung mga loose firearms, ito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga sakitan, mga casualties, lalong-lalo sa ating mga kandidato. Dapat talaga na mag-cooperate yung ating mga kababayan, lalo na sa pag-inspeksyon ng mga kanilang mga sasakyan. So, ang hinihingi lang namin yung konting pasensya nila. So, sana mag-cooperate sila. Mas okay yung ganyan. Mas na-feel namin na safe. Aware po ba kayo na may gun ban na? Hindi pa. Magtatagal hanggang June 12 ang gun ban. Paalala ng PNP, kahit may lisensya ang baril, dapat pa rin mag-apply ng exemption sa COMELEC ang may-ari nito. It will be endorsed to the PNP as well as the AFP and then pipirmahan na ng COMELEC at saka ibibigay yon. Pinaalalahan na naman ni Albayalde ang mga pulis na tumalima sa checkpoint guidelines kung saan mahigpit na paiiralin ang plain view doctrine. Kinakailangan din na ang mga checkpoint ay well-lit o nasa maliwanag na lugar. May signage na COMELEC checkpoint ang isinasagawa at ang mga opisyal na nasa checkpoint ay naka-uniforme. Von Aquino, GMA News.